Paano mo lalabanan ang nakapanlulumong laman ng mga balita noon? Puro negatibo. Pinasama ang imahe ng bansa. Digmaan sa Mindanao, kidnapping, banta ng kudeta, SARS, 9/11 sa Amerika. Hindi natinag si Dick Gordon na harapin ito. Bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Misyon niyang iangat ito bilang tourism secretary. Dito na ipinakilala ang Wow Philippines. Nakinilala sa buong mundo. Nagpasok ng mahigit 2 milyong turista sa bansa. I'm happy because I think I've won. I think I'm winning. There's now beginning to be a change in the attitude towards tourism in this country. People are paying a little bit more respect to it, that they see a potential in it, that it could be a great source of livelihood and opportunities, as well as a great source of pride for our country. At ang makasaysayang lugar ng Intramuros, muling binuhay at naging sentro ng turismo sa bansa. Iba't ibang rehiyon, kultura, sining, at mga destinasyon ang ibinida rito. Today, sa Intramuros, we see unity and diversity. Sari-saring kulay, sari-saring mga awit, sari-saring mga sayaw, sari-saring mga pagkain. At ang common denominator is that we want to show our best. Tourism means jobs. Mahigit 6 milyon ang bumisita sa Intramuros. 4,000 trabaho ang nalikha at mahigit 100 milyong puhunan ang pumasok. Kung tutuusin, kapag tapos na ang trabaho ni Dick Gordon, nakalaan na ito sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Pero ang mahalagang oras na ito ay buo niyang ibinibigay bilang volunteer sa loob ng 40 taon sa Philippine National Red Cross. Bawat kalamidad, anumang krisis o sakuna, trahedya, walang takot itong sinusuong ni Dick Gordon. Hindi niya tayo iniwan. Remember that the Red Cross is there to alleviate human suffering and uplift human dignity. Una sa kanya ang buhay at maiangat ang pamumuhay at dignidad ng bawat biktima ng kalamidad o trahedya. Nang maging chairman ng Red Cross si Dick Gordon, ramdam ang pagbabago. Nagkaroon ng Red Cross ng 4 makabagong rescue trucks, mga gamit pang sagip buhay, karagdagang 62 ambulansya, emergency medical motorcycle. Ang mga biktima ng kalamidad ay nabigyan ng pagkakataong makabangon. Ito ay dahil sa mahigit 15,000 bahay na itinayo ng Red Cross sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, kung saan ang mga beneficiary ay biktima ng panunulog ng tahanan ng umano'y mga bandido. Sa kabila ng giyera sa Mindanao, ibang opensiba ang naisip ni Dick Gordon. Itinaguyod niya ang kabuhayan ng mga kapatid na Muslim sa pamamagitan ng programang Fruits of Hope. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay kinilala ng Red Cross sa pamamagitan ng Gold Humanitarian Award na pinakamataas na pagkilala sa isang Red Cross volunteer at isa pang gintong medalya mula sa presidente ng Red Cross sa Japan. Sa Senado, kakampi natin siya. Ang kanyang bangis laban sa krimen at korupsyon ay ipinakita niya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa loob lamang ng 8 hearing, sa loob ng 2.5 buwan, buo na ang kaso laban kay Jocelyn Jokjok Bulante at iba pang sangkot sa 728 million fertilizer fund scam. Inirekomenda ang pag-uusig kay Bulante at iba pa sa kasong plunder. At naghain ng 7 panukalang batas
upang maayos ang ginamit na palusot ng mga inakusahan ng pandarambong. Bukod dyan, ipinaglaban at nagwagi si Dick Gordon na baguhin ang bulok na sistema ng eleksyon. Mula nang pumutok ang Hello Garcia, tuloy-tuloy niyang pinukpok ang Kongreso hanggang sa maipasa ang RA 9369 o Amended Automated Election Law upang tiyaking wala nang makapangdadaya sa susunod na eleksyon. At sa wakas, wala nang Hello Garcia. Matutuloy na ang automated elections sa 2010. At sa bawat pagpindot mo sa makina upang bumoto, maaalala mo si Dick Gordon na ipinaglaban ang karapatan mong makaboto ng malinis, patas, at siguradong mabibilang na ang boto mo. Ilan lamang yan sa mga pagbabagong itinulak niya. Kamakailan lamang ay napirmahan na ang naipasang tourism bill. Layong magpadagsa ng mahigit sa 30 milyong turista kada taon sa pamamagitan ng mas malaking pondo para sa tourism promotions at pagtatatag ng tourism enterprise zones. Sa 30 milyong turista na darating, mahigit 300 milyong trabaho ang masusuportahan at mahigit 6 na bilyong dolyar ang ipapasok sa ekonomiya. At dahil din sa naipasa niyang Veterans Equity Bill, batas na magbibigay ng kaginawaan sa bayaning veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Napansin ng bansang Amerika ang mga veterano natin. Sa inilabas na 885 bilyong dolyar na stimulus plan ni US President Barack Obama, 178 milyong dolyar ay inilaan para sa mga veteranong Filipino. Isa pang batas na magpapabago sa buhay ng bawat kabataan ay ang isinusulong ngayon na Health and Education Acceleration Program o HEAP Bill. Dito, maitataguyod ang mas magandang public schools. Kumpleto ang classroom, madadagdagan ang mga guro, libro, at iba pang gamit sa eskwela. Dagdag pa dito ang libreng pagkain sa mga estudyante, konsulta sa doktor, bakuna, at gamot. Maging ang kakulangan ng toilet ay matutugunan. Sa loob lamang ng 5 taon, mapupuno ang kakulangan sa mga eskwelahan at maiaangat ang kalidad ng edukasyong kapantay ng edukasyong natatanggap ng mga bata sa Amerika, Europa, at iba pang mauunlad na bansa. Sa huling bilang, nakapag-akda si Dick Gordon ng mahigit 100 mga batas at resolusyon na nagtataguyod ng reforma sa politika, hustisya, paglikha ng trabaho, edukasyon, at kahandaan sa sakuna. Si Dick Gordon, hinubog ng karanasan, subok sa lahat ng panahon, pinakahanda kumpara sa lahat, pagbabagong napatunayan na. What this country needs is not just a change of man, but a change in man. Every time you see Dick Gordon, think about those words.